Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Andre Drummond, nasa Los Angeles ngayon. Norman Powell, gustong makuha ng Brooklyn Nets at JJ Redick sa buyout patungo. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan. So alam na nga nating lahat na ang Lakers ay talagang malakas ang interest kay Andre Drummond. Ito nga ang number one target nila. At ngayon nga ay mukhang tumutugma ang mga linya mga kaibigan. Dahil ang Cleveland Cavaliers ay may game bukas laban sa Chicago Bulls. Nasaan ngayon si Andre Drummond? Ayon kay Brian Windhorst ng ESPN, ito ay nasa Los Angeles ngayon mga kaibigan. At sa isang picture na inupload ng Lakers, sinong nakitang nakalike? Oo, tama kayo mga kaibigan, si Andre Drummond nga. Ayon sa ESPN, madaming team ang naniniwala na si Andre Drummond ay patungo sa Lakers kung siya ay ma-buyout. At dito lang talo ang Lakers sa usapan kay Drummond dahil hindi nila hawak ang desisyon ng Cleveland Cavaliers. Sila ay naghihintay na i-buyout ito ng Cavs upang isign nila ito sa minimum deal. Habang ang Dallas Mavericks naman ay handang makipag-trade sa Cleveland Cavaliers at madami din silang assets na posibleng maging dahilan ng pagpayag ng Cleveland Cavaliers. So kung noon nga ay Lakers at Nets lang ang nasa usapan kay Drummond, biglang sumama na ang Dallas Mavericks dito at malakas din nga ang chance nila na mapunta ito sa kanila. Dahil kahit gusto ni Drummond sa LA, hindi niya hawak ang desisyon ng Cavs kung saan siya gusto nitong ilipat. Kaya naman magiging kaabang-abang talaga ito kung sino ang mananalo sa agawan kay Drummond, Lakers, Dallas Mavericks o kaya naman ang Brooklyn Nets. At speaking of Brooklyn Nets mga kaibigan, ayon sa Bleacher Report, isa sa mga players na kanilang tinitingnan ay si Norman Powell ng Toronto Raptors. Si Powell nga ay nagkakaroon ng kanyang best season ngayon sa Raptors. Siya ay may average na 19.5 points while shooting 49.5% sa field sa loob lamang ng 30 minutes of average playing time. Kaya naman magiging malaking addition yan sa koponan ng Nets kung sakaling matuloy ang trade. Malaki nga naitulong niya noon sa pagkampiyon ng Raptors bilang sixth man at posibleng bumalik siya sa role na ito kung sakaling matuloy ang trade. Ngunit ng Nets ay isa lamang sa quote-unquote multiple teams na interesado kay Powell. Ang potential trade offer umano ng Nets para kay Powell ay kasamang injured player na si Spencer Dinwiddie na isang mahusay na player tuwing healthy siya. Ngunit mukhang wala nang ang plano maghintay ang Nets at handa na silang manalo ngayon, kaya naman madalas siyang masama sa usapan ng mga trade. Habang isa pa nating balita, ang veteran sharpshooter na si JJ Redick ng Pelicans ay most likely mga kaibigan patungo na sa buyout market. At tiyak nga na hindi magtatagal ay may mga team na kukuha sa kanya dahil isa pa din siya sa mga pinakamagaling na shooter sa buong NBA ngayon. Siya yung tipo ng player na kayang gumawa ng 12 points sa loob lamang ng 2 minuto. Microwave nga kung tawagin natin, mabilis uminit. Ngunit ang kahinaan niya ay ang kanyang depensa. Madalas siyang postehan o kaya naman ilagay sa iso play ng opposing team. Ganun pa man si Redick ay medyo may edad na din. At malamang kung may mga team na mag-o-offer sa kanya ng pwesto, tiyak nga na pipiliin ito ang team na may pagkakataon na lumaban para sa championship. Kaya naman hindi malabo na makita natin siya after trade deadline sa isang contending team. So ayun lang nga po mga kaibigan ng ating mabilisang update ngayon. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit the notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.